ginto ng ginto. Kasi pag nakahukay ka ng ginto, tapos ang hinto hindi maw na, ay mag-isip ka ng masama, patayin ko siya, para akin na lang to. Doon talaga iniisip niya, patayin kita, para akin ito. Devil thinking, you know? Kaya po, devil masama, mind. Tama ba? Papasukin ang demonyo eh. Pag ikaw may nakabinta at nakahukay ka ng ginto, ay lumayas ka sa malaking bukabundukan, bakit kidnapin ka eh. Ang tunay na wealth of the world ay deuterium. Yun ang ating kayamanan. Tama? Malinaw? Yes. E stress ng ginto, magpahinga na po tayo. Mag-shift na ang isipan sa deuterium. Huwag na yun. Nakakapagod mag-antay eh. Tama? Tama. Nakakapagod mag-antay. Wala pa eh. Kailan ba yan ibigay? Ma'am, wala pa din, mama. So, okay. Now, ang wealth of the world is deuterium. Ito, declaration naman scientist. Scientist, ha? Hindi ako. Scientist. Ako nagbabasa lang. Sinabi nila, kasi ito yung na-propose sa panahon ni Cory. Ang sabi ng mga scientist, deuterium is heavy water or hydrogen. Water without oxygen. This is obtained from the deep rings of the world, and the world's largest deposit of deuterium is in the Philippines. A big deposit of 868 miles long, 52 miles of the widest point, and 3 miles of the deepest point, replenished by nature 24 hours a day. Ibig sabihin, marami nagsabi, pagpakiraman niya ang deuterium, mga galit ang kalipasan. Masisira daw ang mundo. Hindi po. Kukunin man natin ang deuterium ngayon, bukas, meron na naman. Bakit? Pinapalitan ng kalikasan. Pinapalitan. So, ibig sabihin, hanggat umiikot ang ating planeta, mayroong deuterium. Walang pagkaubos, tama? Wala din pagkaubos ang pera mo. Siyempre, monthly-monthly, mayroon ka. Tama? Oo. Ayon sa kanila, after deuterium traveled more than 12,000 kilometers from Central America to the Philippines through the Pacific Ocean, then planet Earth turned with access from west to east in an ending perpetual motion. Grabe, no? Amakin mo yan. Hanggat sumisikat ang araw doon at lumulubog ang araw doon, mayroong deuterium. Correct. Kukunin mo man hanggat ang planeta ay buhay, mayroong deuterium. Tama? No. Kaya hanggat buhay ka, mayroon kang pera. Right? Nagkamali na kumakain pa eh, ikaw talaga. Okay, now, ang sabi ng siyentes, deep princes of the world, ngayon nasa Pilipinas. Ating alamin, paano nangyari yun? Na nasa Pilipinas ang deuterium. Paano nangyari yun, tama ba? Okay, ating pag-usapan, the flow of deuterium. Kami kasi, ako kasi dito, hindi ako ang salita ha. Ako ay ginamit lamang na speaker sa inyo. Ang ating deuterium, mayroong component. Nasa Pilipinas, alamin natin. Ayon sa kanyang salaysay. Kasi di ba nag-travel 12,000 kilometers from Central America to the Philippines, from the Pacific Ocean. So, nag-travel 12,000 kilometers. Paano nangyari yun? Ganito po. Diyos na ang gumawa eh. Doon sa Puerto Rico, Central America. Puerto Rico, Miami, Bermuda, Triangle po yan. Oo. Hindi pwedeng dumaan barko dyan. Ng barko. Ilulubog. Hindi rin siya pwedeng daanan ng aeroplano. Hinihigopin. Ang lakas ng impact ng kalikasan. Ayon sa history, mayroon na naglaho dito nga kulang-kulang 900 ka mga barko pero plano, no trace kung nasaan sila. So, pinag-aralan naman si Antes, hindi magbigay ng solusyon. Anong misteryo sa Bermuda Triangle? Ang pinaka-high